give me 10,000 Filipino soldiers, and I will conquer the world. Sa bawat patak ng ulan at paghampas ng hangin, ang mga sundalong Pilipino ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa ating lahat. Sila ang mga bayaning may lakas ng loob na walang sawang ipinaglalaban ang ating bayan, anuman ang pagsubok na kanilang harapin. Sa bawat araw na sila'y nagigising sa mga kampo ng kagitingan, hinarap nila ang hamon ng buhay militar na puno ng mga pagsubok at panganib. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, sila'y may dalang diwa ng tapang at paninindigan. Sa mga sandaling ito, sila'y nagiging inspirasyon sa ating lahat na ipaglaban ang mga prinsipyong tama at ang kalayaan ng ating bayan. Ang kanilang lakas ng loob ay hindi lamang nauukol sa mga labanang pisikal, kundi pati na rin sa pagharap sa mga suliranin sa buhay. Sa gitna ng kaguluhan at pag-aalinlangan, sila'y nagpapatuloy na nagsisilbing mga huwaran ng determinasyon at pag-asa. Ang bawat pag-aaksyon at desisyong kanilang ginagawa ay nagpapakita ng kanilang pagkakasangkot sa mas mataas na adhikain. Sa bawat hakbang na kanilang tinatahak, hindi nila iniisip ang sarili, kundi ang kaligtasan at kabutihan ng mas nakararami. Sila'y mga bayaning handang isakripisyo ang kanilang sarili para sa ikabubuti ng nakararami. Hindi sila nagpapatinag sa harap ng anumang pagsubok, at patuloy na nagbibigay ng halimbawa ng dedikasyon at pagsusumikap. Ang lakas ng loob, mga bayaning handang ipaglaban ang bayan, ay sumasalamin sa diwa ng pagiging tunay na Pilipino. Ang kanilang lakas ng loob ay hindi lamang nagmumula sa kanilang pisikal na kapangyarihan, kundi mula rin sa kanilang puso't diwa na puno ng pagmamahal sa bayan. Sila'y patuloy na nagsisilbing mga inspirasyon sa lahat ng pagkakataon, at nagpapaalala sa atin na ang pagiging bayani ay nagsisimula sa simpleng pagsusumikap at pagmamahal sa bayan. Sa bawat paglubog ng araw at pagpikit ng mga bituin, ang mga sundalong Pilipino ay nananatiling lihim na mga bayani, handang magbigay halimbawa sa pag-asa at lakas sa bawat isa sa atin. Ang kanilang kwento ng tapang at paninindigan ay isang paalala na ang pagiging bayani ay hindi lamang umiiral sa mga pahina ng kasaysayan, kundi pati na rin sa mga pang-araw-araw na pagkilos at desisyon. Ipinapakita ng mga sundalong ito na ang lakas ng loob ay nagmumula sa mas malalim na paniniwala sa kabutihan ng bayan at sa pangarap ng isang mas magandang kinabukasan. Sila'y mga individual na handang magsakripisyo, hindi lang para sa kanilang mga sarili, kundi para sa kapakanan ng mga susunod na henerasyon. Ang kanilang determinasyon ay paglaban ang mga prinsipyong itinataguyod ng ating lipunan ay isang patunay ng kanilang malasakit sa kinabukasan ng bansa. Sa bawat misyon at laban ng kanilang kinakaharap, dala nila ang mga pangarap ng marami. Sila'y nagiging inspirasyon sa mga kababayan na lumaban, magpatuloy, at mangarap sa kabila ng anumang pagsubok. Ang kanilang lakas ng loob ay nagiging tanglaw sa dilim, nagpapalakas sa mga dukha ng loob, at nagbibigay ng sigla sa mga pusong labis na nangangailangan. Hindi biro ang buhay sundalo, ngunit sa kabila ng hirap, sila'y patuloy na nagpapakita ng ngiti sa harap ng kaguluhan, nagbibigay inspirasyon sa bawat galaw. Sila'y mga huwarang magsilbing ehemplo ng dedikasyon at pagmamahal sa bayan. Patunay na ang mga pagsubok ay maaaring mapagtagumpayan sa pamamagitan ng matibay na paninindigan at pagtutulungan. Sa huli, ang lakas ng loob, mga bayaning handang ipaglaban ang bayan, ay isang alaala na ang pagiging bayani ay hindi limitado sa mga pagkakataon ng krisis. Ito ay isang pang-araw-araw na pagpapakita ng tapang at malasakit, sa maliit na mga gawain at malalaking pagpapasya. Ang mga sundalong ito ay patuloy na nagmumulat sa atin sa kahalagahan ng pagiging matatag at tapat sa mga pangarap ng bayan, patungo sa isang mas makulay na bukas para sa lahat ng Pilipino. Sa mga sandaling pag-aalala at lungkot, may mga pagkakataon na ang mga sundalong Pilipino ay naging tunay na mga liwanag sa dilim ng kaguluhan. Isang hindi malilimutang yugto ay noong nakaraang bagyo na nagdulot ng pagkasira sa isang liblib na komunidad. Sa kabila ng hirap ng sitwasyon at limitadong kagamitan, ang mga sundalong ito ay nagtayo ng mga improvisadong kampo at nag-ambag ng kani-kanilang makakaya para sa mga nasalanta. Nakita ng mga lokal na residente ang kanilang dedikasyon at pagmamahal sa kapwa. Sa gitna ng pagkakawasak, naging buhay ang pag-asa sa mga mata ng mga nasasalanta. Isa sa mga touching na pagkakataon ay nang sila'y nag-organisa ng isang munting palabas para sa mga bata sa evacuation center. Sa kabila ng kanilang sariling pagod, naging inspirasyon sila sa pagbigay ng mga ngiti at saya sa mga batang minsan ay nawalan na ng pag-asa. Naging malinaw na hindi lang mga bayani sa larangan ng digmaan ang mga sundalong ito, kundi pati na rin mga tagapagligtas sa mga oras ng sakuna. Ang kanilang pagkakaroon ng malasakit sa kanilang kapwa-tao ay nagpapakita ng mas malalim na diwa ng pagiging sundalo. Ang simpleng pagtulong at pag-alalay ay nagbubukas ng mga pintuan ng pag-asa at pagbangon sa mga taong lubos na nangangailangan. Ang pagkakaroon ng pusong mapagkawang gawa at pagmamahal sa bayan ay nagbibigay buhay sa mga kwento ng mga sundalong ito. Sa bawat pagkakataon na kanilang pinapakita ang kanilang pagkakasangkot sa kapwa, hindi lamang nila pinapakita ang kanilang tapang, kundi pati na rin ang kanilang malasakit na walang sawang nagbibigay inspirasyon sa buong bansa. Salamat sa panonood, pindutin ang like at follow buttons.